Nagsimula ang career ni Gloc 9 sa music scene nang mapabilang siya sa grupong Death Threat pagkatapos ng kanilang third album na magkasama. Gloc 9 decided to become solo at nai-release ang kanyang single na Simpleng Tao. Kahit na wala akong pera, kahit na butas aking bulsa, at hinahanap ng puso. Hinahanap ng puso ang pag-ibig mo. Was described by fellow Filipino rapper Francis Magalona as the blacksmith of words and letters and a true Filipino poet. In 2003, Gloc 9 finally released his debut album under Star Records and titled G9. Dalawang taon matapos ang unang album, 2005, inirelease ang Ako Sim at ito ang kanyang huling album under Star Records. Ang kanyang career single, Ipagpatawad Mo. Then his third album Diploma was released ng taong 2007 and his very first album under Sony BMG Philippines. Dito na ipakilala niya ang Torpedo. Pasensya na kung ako ay hindi na sasalita. At Lando. Sinundan ito ng matrikula ng taon namang 2009 kasama ang mga rap songs na Martilyo. Lagi mong tatandaan, ganito lamang ang dapat na ginagawa mo. Balita. Duol mga kaigsuunan, upang inaw ka mo. At upuan. Kayo po na nakaupo, subukan nyo. 2011, his fifth studio album was released and it's titled Palumpati na siyang huling album niya sa Sony Music Philippines. Mula sa album na ito ay pinakilala niya ang mga rap songs na walang natira. MKNM, Mga Kwento ng Makata album was released. Mula ito sa bago niyang recording label na Universal Records Philippines. Mula sa album na ito na ipakilala naman ang mga rap songs na Sirena, Hindi Mo Na Dinig. Bakit Hindi? At Hari ng Tondo. At Lihim was released on 2013. It features Rico Blanco with the song Magda. Magdalena, no problema. Bakit di ka makawala sa kalena? At sa gabi-gabi, ikaw ay nasa selda. Nahanap buhay mo ngayon. Zia Kizon with Katulad ng Iba. Hindi lahat ng mahina nananatiling mahina. Hindi lahat ng malakas ay palaging malakas. And Miss Regine Velasquez Alcacid with the song Takip Silim. At ngayong taong ito, inihahandog ni Gloc 9 ang kanyang latest album entitled Biyahe Ng Pangarap. It is a documentary concert album, Gloc 9, that talks about how he started his music career. Kasama sa album na ito ang kanyang career single na Businessman. Wala kang parte kahit nasa mumurahin lang. Kita ay tambay sa ukay-ukay. Bibilisan ng pang... Ayan, hello everyone! Welcome to Eagle Rock and Rhythm. And today, with us here on set, we have Gloc 9! Salamat po sa pag-invite sa amin, siyempre. Kasama ko ngayon si
Miss Lira Bermudez. Hello po. Ayan, okay. So everyone's super excited. Ang dami pong tao dito sa set kasi nag-anticipate po nila yung performance ng ating very special guest ngayon. Ayan, okay. So, Gloc, ito po yung bagong album ni, or yes, current album. Yan po, diba? Ang title po niya ay Biyahe ng Pangarap under Universal Records. Yan po ay isang documentary concert DVD. Diyan po ay, kung nakikita niyo may jeep diyan. Yes. Sumakay kami sa jeep para puntahan kung saan ako lumaki, kung saan ako nag-aral ng high school, kung saan ako nag-college. Yung mga key places na natatandaan ko na may na maraming kwento tungkol sa journey ko po sa trabaho. What was it like putting this album together? Halo siya na mahirap eh, na masaya. Oo, bakit? Kasi nung nag-decide ako to do a documentary DVD, hindi ko na-realize yung work na involved. So, may kasama din dyan na live performance, na parang concert performance. So, bukod dun sa documentary shoot, meron din kaming concert shoot. Ayan. So, medyo kailangan busisiin ng gusto. So, was it weird ba when you were working on putting the album together, going back to these places where you came from? Siguro, imbis na weird, it's humbling for me. Matagal ko nang gustong balikan yung mga times na yun dahil lagi ko sinasabi, kapag ka ang mga bagay sa akin, sa trabaho ito, medyo blurry na and medyo hindi ko na naiintindihan ng tao ko nga dyan eh. Medyo hindi ko natatanaw na ito yung pinagdasal ko noon and ito yung pangarap ko dati. I always go back to the time na ako ay estudyante sa school na pinanggalingan ko at nagdadasal na sana yung matupad ng pangarap ko. Kapag ginagawa ko yun, medyo nagiging clear yung reason ko kung bakit ako matatay. Ayan. And how many tracks are on this album? Hindi ko matandaan eh. Let's check. Madami. Basta yes, madami. Yes, marami. Marami po yung madami akong kasamang artists dyan. Eh. Siguro mga 12 or 13 songs, no? Ayan. And then sa loob po, mga friends, missing yung isang disc. But there's two discs talaga dapat. So what's on the first disc ba? Nandiyan isang disc eh. Ay akala ko part na nga no, ng print sa likod. So, joke ganda, lang guys. Oo nga, di ba? Ayan, okay. Isa po yung DVD CD, tsaka isang audio CD ng live performance. So hindi nyo na po kailangang ilipat-lipat pa. Kung gusto nyo mag-DVD sa bahay, sa sala nyo, pwede. Kung bumibiyahe po kayo, pwede yung sala nyo na lang yung audio CD. Astig naman. Okay, I have a quick question. Nakalimutan ko na yung question ko. Anyways, okay, so yung single mo, diba? It's Businessman, yung leading single mo. Ito po yung bagong song ko dito sa DVD na ito na Businessman featuring Vinci Montaner. Ayan, what's the backstory of that song? Ang backstory po niyan ay tungkol sa isang babae na anak ng isang businessman at itong babae na ito ay sawang-sawang-sawana sa buhay na mayaman. Talaga? Nagsawa yata siya. Is it based on a true story ba? Medyo po. Medyo. Talaga? Kalahati medyo, kalahati hindi. Okay. Well, I'm very excited. I'm sure everyone's excited to hear the song in case no one has heard it yet, which I doubt because, you're so popular kasi. I'm sure everyone's heard it. Ay, nako. Ayan. Salamat po. Ayan. And of course, may mga gigs ka ba that are upcoming? Yung pong mga gigs ko, gusto nyo pong malaman, ay pwede nyo pong i-check sa aming Facebook page. Wala yung camera. Gloc-9. Yan na. GLOCDASH. Number 9, Gloc-9. Yan din po ang aking Instagram at ang aking Twitter. Kung gusto nyo makita ang itsura ng aking kuko after 2 weeks na hindi pa ako nagugupit ng kuko dahil sa dami ng kailangan tapusing labada. So. Okay. And of course, with us, we have Lira. Lira. Yan yung masasabi mo sa kuko. Ayan. Wala naman. Marinis naman siya. So Lira, you are you're starting pa sa career mo. Can you give us a little bit about yourself? Tell us a little bit about yourself as well. Ayun, galing po ako sa Prodigy Season 1 ng GMA 7. Astig, okay. And that was 3 years ago. Naging top 3 finalist po ako. Wow, congratulations! Ayun lang naman po. What is it like collaborating with Gloc-9? Sobrang
blessed and honor po ako talaga sobra na makasama and makakolab si Sir Gloc 9. And it says here sa album that you collaborate, anong pangalan ng kanta na kinolaborate ninyo? Huminahon ka, hindi niya alam eh. Hindi ko kasi alam mo yung itinulog ko niya yung sa DVD. Yun nga. Or yung, okay, sige. Huminahon ka po. Okay, ayan. So, without further ado, because I'm sure everyone is super excited. Is everyone excited to hear his performance? Ayan, okay, I'm excited too. And mga friends, I'm sure excited na rin po kayo. So, without further ado, Gloc 9 and Lyra.